The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, top news stories of the week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at muli magkakasama na naman tayo sa isa na namang fresh at bagong-bagong episode nito ng Push Most Wanted kung saan ibinibigay namin sa inyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities. Pero bago yan, gaya ng lagi namin sinasabi every episode, huwag niyo munang kalimutan na i-like, follow at subscribe ang ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At huwag din kayong bibiti umami towards the end of the show dahil meron tayong mga pahabol na chika kung saan sineshare natin sa inyong ating mga first-hand experience sa mga showbiz ganaps na pinuntahan natin the past days. At simulan na natin sa ating top news story number 5. Sino kaya itong bagong showbiz friend ni Bel Mariano? Nandito, alamin natin. Bel Mariano, bukas sa posibilidad na makatrabaho si Barbie Fortesa. Instant bonding kung ilarawan ni Bel Mariano ang naging unang pagsasama nila ng aktresa si Barbie Fortesa nang pareho silang naging guest sa Kapamilya Noontime Show na It's Showtime. Kwento ni Bel, hindi niya inaasahan na magja-jive sila ng personality ni Barbie nang magkaroon sila ng pagkakataon na magkakwentuhan sa rehearsals. Anya, first time nilang magkita, kaya't hindi niya inaasahan na magkiklik ang kanilang personality. We were in just one dressing room and we are talking about documentaries. Both of us shared that we love watching documentaries on streaming platforms. Kwento ni Bel. Agad namang sinagot ng aktres kung open ba siya na makasama si Barbie sa possible future projects. At sinabing, of course, I would love to work with her. Cheers sa mga bagong friendship. Ito yung magandang na idudulot ng nakaka-crossover yung mga artista natin from one network to the other. Diba dati kasi exclusive si ganyan, exclusive si ganito. So parang bihira natin or hindi natin iisipin na baka pwede silang magsama sa isang project, ganyan. Ngayon, nangyayari ito dahil ang It's Showtime ay napapanood sa GMA News TV at nakakatawid ang mga Kapuso stars para mag-guest. So maganda na nagiging magkaibigan at hindi malayong in the future magkaroon ng mga collab o mga projects na pagsasamahan ang mga Kapamilya at Kapuso stars. Pumunta naman tayo sa ating top news number 4. Goodbye for good na nga ba si Herlene Budol sa pageantry? Nandito ang detalye. Herlene Budol, emosyonal na tinapos ang kanyang pageant career. Matapos bigong maiuwi ang corona sa mga sinelihan nitong beauty pageants ay ititigil na ni Herlene Budol ang kanyang pageant journey. Sa kanyang vlog ay emosyonal na nilino ni Herlene na hindi na ulit siya sasali sa kahit ano pang beauty contest. Nakakatatlong pageant na po ako, pero hindi pa rin pwede. Ibig sabihin, huwag na nating ipilit. Ibig sabihin po nun, ako po si Herlene Nicole Budol na nagsasabi, "Sorry Pilipinas, this is my last pageant. Bye-bye." Herlene Nicole Budol, now signing off. Malungkot na sabi ni Herlene. Humingi din ng paumanhin si Herlene sa mga nadismaya sa kanya, pati sa mga fans na sumusuporta sa kanya. Anya, mahirap man itong desisyon niya, ay tanggap umano niya na hanggang doon na lamang ang kanyang pageant journey. Alam niyo, sa showbiz at hindi lang sa showbiz, even sa labas ng showbiz, everything comes to an end, di ba? So itong desisyon na ito ni Herlene Budol na ihinto na, tigilan na ang kanyang pagsali sa mga beauty contest, ay sa tingin ko, it's about time. Kasi sa tingin ko ha, hindi niya na kailangan dahil una, sikat na siya sa showbiz, marami na ang nakakakilala sa kanya at dapat mas hasain niya pa ang kanyang talent sa pagiging artista at sa pagpe-perform. Hindi na niya kailangan sumali at patunayan ang kanyang sarili sa isang beauty contest para lang magkaroon ng corona at para mas sumikat pa. Hindi niya na kailangan yun kasi once na sumali ka sa isang beauty contest at hindi ka pinalad, parang magiging pintas pa sa'yo yan, parang magiging bala pa sa'yo yan ng mga netizens na hindi ka gusto para ma-depress ka, diba? So tama ang desisyon ni Herlene Budol na mag-concentrate na sa kanyang acting career at sa kanyang career bilang isang performer. Para sa ating top news story number 3, sino kaya itong aktres na college graduate na ngayon? Aiko Melendez, nagtapos ng kolehiyo sa edad na 47. Graduate na sa kolehiyo sa kursong Communication Arts Major in Journalism sa Philippine Women's University ang aktres na si Aiko Melendez. Ito ang masayang ibinahagi ni Aiko sa kanyang social media accounts kalakip ng kanyang graduation photos. It may have taken me years to finally finish my degree, but despite a lot of hurdles and heavy workloads from being an artist and a public servant, I made sure to still make it, simulang pagbabahagi ng actress-politician. Gayunpaman, inamin ni Aiko na marami siyang tinanggihang proyekto para matupad ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Pinasalamatan din ni Aiko ang lahat ng mga taong tinulungan siya upang ma-achieve ang kanyang diploma.
Dagdag pa nito, may posibilidad na kumuha siya ng master's degree sa hinaharap. Aplos tayo kay Aiko Melendez at aplos sa lahat ng mga artistang kahit gaano kabisi sa personal sa kanilang karir ay naitatawid at binibigyang halaga ang kanilang edukasyon. Diba? Sabi nga nila, walang makakakuha sa iyo ng iyong karunungan at yan ay ang iyong kayamanan. Diba? Masayang-masaya si Aiko, masayang-masaya din tayo para sa kanya dahil ito talaga yung gusto niyang gawin. Talagang pinursue niya. Sabi niya nga, marami siyang tinanggihang projects para lang matapos ang pangarap niyang ito. Love is in the air ang kwento sa ating top news story number 2. Nandito ang detalye. Maha Salvador at Maine Mendoza, ikinasal na sa kanilang partners. Ikinasal na ang aktresa si Maha Salvador sa businessman na si Rambo Nunez noong July 31 sa Bali, Indonesia. Ito ay mahigit isang taon simula nang mag-engage sila noong April 2022. Suot ang off-shoulder white gown at white suit ay nagpalitan ng I do si Maha at Rambo sa harap ng kanilang pamilya at kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Bago ang kanilang kasal ay nagkaroon din ng welcome dinner ang couple para sa kanilang guest na lumipad pa papuntang Bali, Indonesia. Samantala, Mrs. Ataide na rin ngayon ang host na si Maine Mendoza matapos ikasal sa aktor na si Arjo Ataide noong July 28 sa Baguio. Hindi isinapubliko ng couple ang kanilang wedding plans, kaya naman intimate ang naging wedding ceremony, kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Ilang araw lamang ang pagitan ng kasalang Maine Mendoza Arjo Ataide at Maha Salvador Rambo Nunez ay siniguro pa rin ng dalawang couple na makakadalo sa espesyal na araw ng isa't isa. Maha at Maine na naging magkaibigan sa noontime show na pinagsamahan nila. Congratulations sa inyong dalawa sa bagong journey at sa bagong chapter ng inyong mga buhay. Sabi nga ni Maha, diba, at ni Maine sa kanilang mga kwento, hindi sinasadya naging close sila at hindi sinasadya naging malapit silang magkaibigan. Nakakatuwa dahil ultimo sa wedding nila talagang hindi nagkalayo ang date pero pareho silang present para suportahan at ipakita ang pagmamahal sa bawat isa. At para sa ating top news story of the week, humingi na nga ba ng tawad si Richie Rivero kay Andrea Brillantes? Nandito ang detalye. Andrea Brillantes, napatawad na nga ba ang ex-boyfriend na si Richie Rivero? Sa recent contract signing ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes, ibinahagi ng aktres na matagal nang hindi maayos ang kanilang relasyon bago pa maisa publiko na hiwalay na sila ni Richie Rivero. Ayon kay Andrea, nagkaroon siya ng self-reflection, kaya naman wala nang galit sa puso niya nang malaman ng publiko ang estado ng kanilang relasyon. Actually, nagalit ako, oo, pero matagal ng panahon na yon. Bago pa nag-trending ang lahat ng ito, nakailang buwan na bago nyo nalaman lahat. Tapos na ako, on the way na ako matapos ang lahat ng stages of grief, pag-amin ni Andrea. Anya, naging mahirap din para sa kanya ang ginawa niyang pag-move on, pero masaya ito na nawala agad ang galit na nararamdaman niya at hindi ito nagkaroon ng panahon para kimkimin ang mga nangyari. Kwento pa nito, mas nag-mature siya sa pagtanggap sa nangyari sa kanyang relasyon at piniling mas maging masaya sa buhay. Ayon kay Andrea, nakatulong sa kanya ang mag-reflect at alamin ang mga emosyon na nararamdaman niya. Samantala, sa sarili niya ay napatawad na umano niya si Richie, kahit hindi pa humihingi ng tawad ang basketbolista. Alam nyo, isa itong kwentong ito sa mga pinagpistahan ng mga netizens, diba? At pinagpistahan talaga ng mga fans dahil any breakup, gusto nating malaman ano ang dahilan, sino may kasalanan, may third party ba, ano ang dahilan, ano ang reaksyon ng mga kaibigan ng dalawang showbiz personality na naghiwalay. Sa kasong ito ni Andrea at ni Richie, talaga namang tinutukan, lalo na yung mga kwento ni Andrea na napaka-juicy at ang sarap nga ng pagkwentuhan at bigyan ng opinion. Pero ngayon, napakagandang sinasabi ni Andrea na nagkaroon siya ng self-reflection at talaga namang naka-move on na siya bago pa man pumutok ang balita. At yan ang mga may init na showbiz balita na inihatid namin sa inyo sa fresh na episode nito ng Push Most Wanted. Magkita-kita ulit tayo next week para sa mas marami pang balitang showbiz. Again, huwag niyong kalimutan na i-like, follow at subscribe ang ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At nandito na tayo sa ating Pahabol na Chika kung saan ibibigay na natin sa inyo ang mga sidelights sa mga napuntahan nating showbiz ganaps itong nakaraang mga araw, di ba? Unahin natin si Bea Alonso. Gusto niyo bang makita up close kung anong itsura ng kanyang engagement ring? Nandito, panoorin natin. Parang maiigit pa ata ko ngayong araw. Miss Bea. Naganap po ang pagpapakita niya ng detalye ni Bea Alonso sa kanyang
sa kanyang engagement ring sa 2022 Census for Agriculture and Fisheries kung saan si Bea Alonzo ang isa sa mga napili nilang celebrity ambassadors. Congratulations, Bea, at sa tanggapang yan ng government. At pumunta naman tayo sa ating pangalawang pahabol na chika. Alam nyo ba na magbabalik sa concert stage sa Amerika, ha? Sa Amerika, ang paborito nating Sex Bomb Girls. Nagkaroon tayo ng exclusive online interview sa pinakasikat at pinakamabait na Pinoy producer dyan ngayon sa Amerika na si Madam Yoli Sil Pontino. Bakit nga ba Sex Bomb ang kanyang napiling i-produce ng show sa Amerika? Nandito ang kanyang sagot. Anong magic meron ng Sex Bomb why I decided to produce them? Well, first of all, I'm a big fan. I'm a big fan of them. And they're the first Filipino female group dancers atin. And talaga namang pumatok not only for adults but also for kids. Lahat ng kanilang iconic moves, dance move, is talagang you can see it everywhere. Plus, I wanted kasi to see them again in a big stage. Kaya I'm really excited about it. May pahabol pa si Madam Yoli Sil. Sino-sino nga ba at ano-ano ang mga events na kanyang ipoproduce sa Amerika ngayong 2023? Narito ang masagot ni Madam Yoli Sil. Upcoming projects that I'm very excited is actually the fashion show that we're going to do here in San Francisco. And this is also a benefits event for our Kababayang Aita in Pampanga. And also, there is a group of women's here in Bay Area that we are supporting. So, I think this is one of my, not big one, but this is one of the project that I'm very excited I'm going to do. Next is, let's just wait and see. Ngayon pa lang, congratulations na kay Madam Yoli Sil at sa Sex Bomb Girls. Mas marami pa sanang shows ang inyong magawa dyan sa Amerika at mas marami sanang mga Pinoy ang makapanood sa inyo dyan. Muli, ako po si Jeff Fernando. Ito ang Push Most Wanted. Magkita-kita ulit tayo next episode.